May sure ka po ba na gusto mong madamay tayo dito? Dinamay na tayo ni Helena. And it's our turn to get back at that witch. Helena will kill herself kapag nalaman niyang nakay-onay ang huling halakhak. Akala siguro ni Agatha, maluloko niya ako. I'm not as desperate as she is. But you're desperate enough to call me. Governor, hindi na ako magmamalaki sa inyo. You caught me at the worst time of my life. Sanay na ako tumulong sa mga tao kahit walang kapalit. Nagpapalibig ako ng mga bangkay na hindi ko naman kakilala. Pero pumapatay ako ng mga tao, humahad lang sa plan ko. Good. Kalaban mo ang kalaban ko. Onay, huwag mong kakalimutan kung gano'ng kakaganda. Alam mo, para sa akin, you're a special woman, a loving mother, and a good person. Siguro nga dahil sa laki ng puso mo, kaya ang dali-daling ma-inlove sa'yo. And sorry kung minahal kita ng sobra-sobra. Onay, handa akong gawin ng lahat, lahat ng gusto mo. Kasi ang gusto ko yung maging masaya ka. At kung sakaling wala na ako sa tabi mo, lagi mong tatandaan. My feelings will be the same dahil mahal na mahal kita, Onay. Saan po pupunta si Tito Lucas? Bakit ang aga niya umalis? Maaga yung flight niya. At kailan daw po siya babalik? Walang linaw kung kailan siya babalik. Pero ang sabi niya sa akin, kung babalik siya, hindi na siya dito sa bahay na uuwi. Sa ibang bahay na daw. Huh? Hector, bilisan mo. Kailangan maabutan natin si Lucas. Sige. Mag-seatbelt lang ho kayo. Sir Vince, anong gusto mong gawin ko sa kutong lupa? Patayin mo na yung onay na yan. Para matapos na ito once and for all. Ang ganda-ganda ng buhay ko bilang isang governor, baka siya pang sumira ng buhay ko. Bilisan mo! Bakit ba kasi pinatay niya yung telepono niya? Alam niya kasing tatawagan niya siya eh. Baka hindi raw siya makaalis kung pipigilan niya siya. Talagang pipigilan ko siya. Ayaw niya ako paalisin tapos siya aalis siya. Bakit kailangan siya yung mag-adjust para sa akin? Kasi nga nay, mahal ka niya. Tanggap na po naming lahat, kayo na lang hindi. Mayla, huwag mo nang dagdagan ng stress ni nanay. Hector, ayaw niya sasakyan ni Lucas, bilis! Sige, sundan natin. Ano ginagawa niyo rito? Hector, ano to? Sir, utos ni Aling Onay eh. Pag di ako sumunod, baka magalit kayo. Lucas, ihinto mo yung sasakyan! Ngayon na! Onay naman, di ba? Meron ako iniwang sulat doon. Di mo ba nabasa? Nabasa ko. Oh. Kaya nga ako nandito eh. Alam mo naman na hindi ako makakampante pagka lumalabas kayo eh. Or wala kayo doon sa bahay. Ang sabi mo din, gagawin mo lahat ng gusto ko. Yung gusto ko, huwag ka nang umalis. Alam mo, naguguluhan ako. Sabi mo, huwag akong aalis. Pero gusto mo ng space, di ba? Yun lang yung paraan. Hindi ko kailangan ng space. Ikaw ang kailangan ko, Lucas. Punta ba tayo doon? Myla, huwag na. We should give them space. Oo nga. Maganda naman yung view dito eh. Sana maging okay na. Sigurado ka ba di sa sinabi mo sa akin?
Mama Tami isa na talagang gagawin talaga lahat ni Lucas, ang lahat, para lang sa babae niya. Kung hindi lang siya umaaranggob sa pulyang maliit na babae na yan eh. Napuruhan ba? Mukha naman napuruhan mo. Manmanan mo siya at i-report mo sa akin lahat ng galaw niya. Alam mo, sana natuluyan na yun eh. Para nalibing na sa hukay lahat ng sekreto ko. Ayoko masira ang pangalan ko dahil sa katangahan niya. Susunod, Gob. Ibang klase ka rin, ano? Wala kang pinipiling kalaban, Vince. Kahit ngayon best friend na si Lucas, eh, tinatalo mo. Excuse me, Helena. It's ex best friend. Ah. Oh, ano naman yung sikretong yan na nakasira sa friendship niyo? Hintayin niyo muna nanay niyo dito, ha? I-report ko lang sa pulis yung nangyari. Sige po. Alam, ate, hindi ako naniniwalang simpleng hit and run lang yung nangyari. Sino diyang sagasaan si nanay? What are you trying to tell me? Na may kinalaman si Mommy dito, ganun? Sino pa ba? Myla, paano niya magagawa yun? Wala na nga siyang pera para magbayad ng ibang tao. It was just a random accident. Sa takot ng driver, kaya siya umatay. Ah, sorry ha. Sabihin mo ng balok, totoo mag-isip. Pero hanggat buhay ang Mommy mo, wala akong ibang sisisihin sa mga masasamang nangyayari sa pamilya natin kung hindi siya. Eh, Bessie! Natalie! Si Nanay Nelly daw susunod na lang. Kamusta si Tita Onay? Okay na siya. Niligtas siya ni Tito Lucas. Ayun nga. Si Tito Lucas na lang yung sumayin talaga. Lucas, gumising ka na dyan. Masabi mo sa akin, gagawin mo lahat ng gusto ko. Gusto ko gumising ka na. Kumising ka na dyan. Kumising ka na, sabi. Huwag ka nga madaya. Natatakot lang naman ako magpakasal sa'yo kasi... kasi baka masaktan ako ulit. Baka mapahamak na naman yung taong mahal ko. Baka iwan na naman ako. Paano mo malalaman na gusto ko naman talaga maging Mrs. Lucas Samonte? Pero naduduwag lang ako. Lord. Ano pong kinuha niyo po sa akin si Edwin kasi dadating si Lucas?
Handa na po kung papasukin siya sa buhay ko, tapos kukunin niyo nang siyang ulit. Huwag naman po. Mahal ko po siya at payag na po kung magpakasal sa kanya. Lucas. Okay ka na? Gising ka na ba? No. Unay? Unay? Saan masakit? Tama ba yun? Unay, tama ba yung narinig ko kanina? Ano sabi mo? Pumapayag ka na magpakasal sa akin. Oo, Lucas. Tama yung narinig mo. Pumapayag na akong magpakasal sa'yo. Hindi ko nahintayin na mawala ka pa sa akin. Mahal kita. Mas mahal kita, Anay. Mahal kita, Lucas. Buti naman, tinanggap mo na yung pagmamahal ko sa'yo. Ha? Kasi mahal nga kita. Alam ko, mas mahal kita eh. Kasi mahal kita. Talaga. Ikaw na umiyak, tama na. Dito na ako ulit. Para magpakasal sa'yo. Ha? Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. You do wanna know, Helena? Oh, but I want to know. Dahil gusto ko rin naman maintindihan kung saan ang gagaling yung hatred mo sa kanilang dalawa. Helena, it's none of your business. Bakit ikaw? Tinatanong bakit ha? Kung bakit ka galit sa kanila? Well, by now, everybody knows. Namatay ang anak ko nang dahil kay Onay. Iniwan ako ng anak ko nang dahil kay Onay. Nasira ang pamilya ko nang dahil kay Onay. Kaya gusto ko rin sirain ang pamilya niya. And that includes her knight in shining armor, Lucas. Wow. Knight in shining armor. Mm-hmm. So, it's your turn, Vince. Ano ba yung sikreto na yan na ayaw mong malaman ko? You know what, Helena? Can you just be grateful na kinupkup kita dito? And don't give me a reason na para pahanapin ka ng ibang bahay. Tito Lucas, pinakabahan mo kami dun, ha? Pero alam niyo po kung sino yung pinakakinabahan. Si Nanay. Totoo ba? Baka naman kunyari lang yun. Totoo ba kinabahan ka? Oo. Naku, sir. Walang tigil kaya iyak yan si Onay. Talaga? Wow. Hector! Nay, huwag mo na i-deny. Mukha ka na, ha? Ito naman, oh. Gusto ko lang naman magpasalamat kay Hector. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin maabutan si Lucas. Eh, teka, tumawag na ba kayo sa polis? Nireport nyo na yung nangyari? Opo, kaso hindi ko nakuha yung plate number eh. Pero sabi ko ng mga polis, eh, gagawa daw po sila ng paraan. Yan, pwede ba? Anyway, Hector, maraming salamat ulit. Onay, hayaan nyo na lang sa akin yun. Kapag gumaling ako, promise, ako mismo mag-aasikaso at hindi ko palalagpasin yung taong gumawa nun sa akin. But for the meantime, po, pwede bang yung attention mo sa akin muna ibigay? Ayoko. Bakit naman? Ayoko na ngayon lang. Gusto ko bukas at sa susunod na bukas, kahit forever pa. Sayang-sayang lang ako, Lucas. Parang gumagaling nga tayo. Totoo ba yung sinasabi mo? Seryoso ko ba? Hindi ba nilalang, ha? Hindi. Totoo?
Sige, labas na tayo. Bakit ba tayo nandito? Okay. Ay, dami ko tanggap. Okay naman. Joke lang. Salamat ah. Ayaw mo ata eh. Hindi, gusto mo nga. Ikaw ba gusto mo? Oo, gustong gusto ko. Pero... Hindi ako magsasawang sabihin oo, magpapakasal ako sa'yo. Sabi mo sa akin harap harap ha? Oo, magpapakasal ako sa'yo. Ay, malapit na tayo sa pinto. Oo oh, naman, kaya yan. Ay, ikaw naman kasi. Bakit ba ayaw mo gamitin yung baston mo? Eh, para saan pa yung baston eh? Nandiyan ka naman. Tsinatsaga mo na nga yung therapy ko, di ba? Para saan pa yun? Sika, yung pawis mo. Baka matuyuan ka. Aba ba, mama? Parang basa na ako ng pawis eh. Ikaw naman punas. Para namang abot kita. Ikaw naman kasi na girlfriend, girlfriend. Ako pa talaga magpupunas? Oh, sige, sandali. Oh, teka na tayo. Hindi. Relax ka na, relax ka na. Gagawa natin ang paraan yan. Oh, ngayon, pwede mo na akong punasan ng pawis. Dahan-dahan naman. Wala namang problema sa akin yung alagaan ka, pero mas maganda pa rin na gumaling ka na para mahuli na rin natin yung sumagasa sa'yo. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Helena dyan sa... aksidente ko eh. Posible yung iniisip ko eh. Kasi ilang linggo na rin tayong walang balita kay Helena. Eh sigurado nagtatago na yun. Takot na takot kaya makulong ulit yun. At kapag nangyari yun, mahal, mabubulok na siya sa bilangguan. Ubus na rin ang baraha niya eh. At nabawi mo na rin si Rosemary. Hindi kanya na mabablockmail kapalit ng kalayaan niya. Madam. Ito. Yearbook. Okay. Let's see. There he is. Ano, ito lang bang nahanap mo? Wala nang iba? Yes, madam. Ang daming libro. Puro mga low books ang dami. Madam, yan lang nakita ko na personal niyang libro. Madam, ano bang hinahanap niyo? Ang tagal na kasi nilang magkaibigan eh. Ano kaya ang sumira sa kanilang dalawa? Eh, madam, ano ba yung usual na sumisira sa pagkakaibigan ng dalawang lalaki? Eh, di babae. Yeah, but Imelda left Lucas for another man. Hindi naman pwedeng yun ang pinag-awayan nila. Madam, alam man si Onay. Ano sa tingin mo? Ha? Magugustuhan ba yun ang nanay mo? Grabe! Sayang naman po yung unang sing-sing, Tito Lucas, pero grabe, ang ganda nito. Maganda nga, pero ang tawag mo naman sa akin, Tito Lucas. Ano ka ba? Pwede namang Tatay Lucas or Daddy Luke. Pwede po ba? Oo naman. Magiging anak naman na kita, di ba? Okay, Tito Lucas. Ay, Tay Lucas pala. Pero alam nyo, kilala ko po si Nanay. Pag nilaman niya kung magkano itong sing-sing na to, sigurado ako manghihinayang yun. Alam mo, sa totoo lang, walang halaga o presyo yung pagpapalaki ng nanay mo sa'yo. Same. Kaya, para sa akin, dapat maranasan naman niya yung kaginhawaan o karangyaan sa buhay. Kayo. Ay, hindi na po kailangan yun. Sanay naman po kami sa simpleng pamumuhay eh. Basta, sama-sama lang tayong lahat at walang masasamang taong nanggugulo. Okay na po yun. Oo nga, pero pabayaan mo na lang ako, anak, ha? In fact, I'm planning a party for her again. Engagement party.
Talaga? Okay ba yun? Grabe yung sweet yun! Ay, syempre! 100% supportado ka sa akin dyan. Kami ni ate, tutulungan ka namin. Sorry, pero una kong nakausap ang ate mo. Nakapagplano na kami. Kinutsaba ko na siya. Sabi ko siya ang bumili ng mga magagandang damit para sa nanay mo. Para kahit pa paano, magkaroon tayo ng family picture. Okay ba yun? Exciting naman yan. Di ba? Nakaplano lahat? Oo, okay po yan ang mga na to. Baka ano ko pa po yan. Saglit lang po ang mag-restroom lang ako. Okay, sige. Halika ko agad. Marami pa ang kukwento sa'yo. Sige po. Ano yan, Lucas? Apology gift? Vince. Isa. Offering ba yan para kay Onay? Hindi, like, kamusta na? Miss you, bro, ha? Oo nga eh. Miss kita. Oo nga eh. Pari, congrats, ha? Congratulations! So, ano? Napadanga yata. Sa balahan. Ito. Kaya usap tayo eh. Bagay po sa inyo yung nabili ko. Ngayon, alam ko na kung kanino ko nagmana ng kagandahan. Ay, syempre naman, anak, sa amin ni Elvin. Alam mo, kung nabubuhay lang yung daddy mo ngayon, sigurado ako, proud na proud din siya sa'yo, gaya ko. Tito Onay, kung hindi rin naman po namatay si Sir Elvin, sana hindi po kayo magkakatuloy ni Sir Lucas, di ba? Ay, isa-isa yung nakaraan. Kung ano tayo ngayon, at kung ano tayo bukas. I agree, Lola. Nanay and Tito Lucas are destined for each other. Para mabuo ang pamilya natin, para magkaroon kami ng tatay ni Mayla. Oo, di ba? Ang lakas-lakas ko po talaga sa kanya, no? Eh, sa edad ko pong to at sa itsura kong to, hindi na po ako umasa na may magkakagusto pa sa akin. Tapos yun, ang gwapo pa po nung papakasalan ko. Kinikilig siya. Malaki ako, malaking check po sa lahat. Eh, mabuting tao yung magiging tatay ng mga anak ko. Oh my God! Nay, hindi po totoo sinabi nung artista sa pelikula ano? Dahil totoo pong may himala. Oray, talagang may himala. Lalo na sa mga katulad mo na mabuti ang puso. At saka yung mga pinagdaanan mo noon, dapat lang na maging masaya ka ngayon. Sana nga po, Nay. Happy. Hanggang ending. Wala na yung sana. Hindi ba? Sana lang! Happy lang! Basta happy lang! Of course, I'm happy! Happy! And yan, dahil happy, na-try niyo to. Ay, marami pa ba sa akin? Uy, maganda yan ah! Kailangan ito! Ano ba? Ito, pagkasahin ko. Ay! Sorry. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Ganda ng kulay. Kasi kalahunan eh. Obvious, may ayaw. Tahimik na buhay ko, Vince. Sigurado ikaw rin, maayos na rin ang buhay mo, di ba? Ano pa ba kailangan mo sa akin? Tara, chill ka lang, bro. You don't want me to make a scene here, right? Kahit naman ako, ayoko rin ng iskandalo eh. Depende sa yun. Ikaw, pagka ginusto mo, wala rin naman akong magagawa, di ba? Alam mo talaga, magkaibigan talaga tayo. Kilalang kilala mo ako. Siguro naman, pare, may idea ka na kung anong gusto ko mangyari. Wala. At hindi ako interesado, Vince. Ay. Hindi ka interesado? Oh well, kahit hindi ka interesado,
sasabihin ko pa rin ang plano ko sa'yo. Gusto ko, sigurado akong manalo this election. Kaya, lahat ng kababuyan natin, lahat ng kalokohan natin, gusto ko, mabaon na yun sa lupa. Ha? Kasi alam mo, Lucas, baka yun pa yung dumali sa akin. Bumagsak ako dahil doon. So ngayon, pare, I just want to set the record straight. May plano ka pang mag-confess lahat kay Onay? Paano kung meron? Naalala mo yung ginawa ko kay Emmett? Gusto niya magsalita. Bakit, kids? Anong saan palabasin, ha? Papapatay mo rin ako. Hindi lang ikaw ay papapatay ko. Ha? Pati buong pamilya mo, papatayin ko. Ay, bato! Ay, come on, mamatay ka ako! Hype ka, Vince? Ano? Ha? Ipuputok nyo? Iputok nyo! Ano, Vince? Situsan mo itong mato! Ha? Ako na lang ang patahimigin nyo, wag na si Onay! Vince! Sandali, sandali! Ibaba nyo yan. Ibaba nyo, ha? Pare, wag yung tututukan ng baril ang kaibigan ko. Pare, dikit kami yan, brotherness kami yan. Ganun kami, oh! Ganun kami yan! Di kita kaibigan. Pare, pakiulit nga. Narinig mo ako. Pinagpapalit mo na ako kay Onay? Pare, tayo lang. Magkasama tayo sa lahat ng kalokohan. Tayo na sa lahat ng katarantaduhan natin, pare. Kasama tayong dalawa. Ipagpapalit mo ako sa unahan mo na yun? Mahal ko si Onay. Oh my God. Lucas, ha? Hindi mo mahal si Onay, pare. Ha? Naawa ka lang sa kanya. Nakukonsensya ka ngayon. Nakukonsensya ka sa lahat ng kababuyan na ginawa mo sa kanya. Yun yun eh. Eh, sira ulo ka pala eh. Ikaw lahat ang may kagawa nun. Ano bang araw-araw pinagdudusahan ko yun? Lagi kong bit-bit yun lahat ng mga nagawa ko kay Onay. Sa panggagasa ko sa kanya, sa kasalanan ko sa kanya, sa anak namin. Lahat yung daladala ko, yung pinagsisiyan ko yun, walang katapusan ng kabayaran yun. Kaya pala ngayon, ikaw ang Prince Charming niya. Pare! Wake up, bro! Hindi to fairy tale! Hindi to fairy tale, pare! Pare, hindi to fairy tale! Pare, ha? Nung hinalikan mo si Onay, hindi siya tumangkad. Nabuntis siya! Nanganak siya! At yun, lahat yun nangyari! Dahil pare, ginahasa mo si Onay! Yun yun eh! Binaboy mo siya! Ginahasa mo siya! Sinungaling! Hindi totoo yung sinabi mo. Lucas, gusto kong marinig sa inyo. Hindi totoo yung sinabi ni Sir Vince. Hindi ikaw yung nang-rape kay nanay, di ba? Hindi kayo yung totoong tatay ko. Hindi po ba kayo natatakot dyan kay Sir Vince? Madam, seryoso siya. Pwede niya tayong patayin dito. But I need to know the secret. Baka yun ang makakasira kay na Onay at kay Lucas.
And if so, I have to be the one to break it to both of them. Sigurado ka, hindi matutuloy yung kasal nila kapag nalaman ni Ona yung totoo. Ano ba yung big story na yan? Kapag ikinasal na kayo ni Lucas, magiging totoo pamilya na tayo. Beshi, nandito ka na pala eh. Makap naman mula yung mata mo. Umiyak ka ba? May kailangan ko yung malaman.